要 book 喎。等一先，達爹。Nicolas, Pascua, Atlao, Rosales, Montano. Eh, mga bata, nagsipag-aral ba kayo ng leksyon kagabi? Oo! Oh, Janice, late ka na naman. Siguro nanood na naman TV kagabi kaya nahuli ang gising. Okay, mga bata, magsipaghanda ng lapis at papel para sa inyong pagsusulit. Ha? Huh? May test mo tayo ngayon? Oo, nakalimutan mo na ba? Oo nga, no. Okay. Find the difference of the following numbers. Number one, 4,600 minus 2,358. Number seven, 5,030 minus 2,516. Hindi mo ba napapansin? Mga bulaklak ay magkakawangis, mga dahon ay magkakahugis. Tanong, bangoy may ayos na sinusundan. Sa math ninyo yan malalaman. Halina, sumama na kayo. Maglakbay, mag-enjoy, maglaro. Tuklas din ang math sa buhay natin. Talina, math na tayo. Mga number at mga signs, di dapat katakutan. Ito ay mga simbolo ng gusto na sabihin at malaman. Kaya sila'y kaibiganin at kayo'y magtataka. Mundo'y mas mauunawaan. Halina, sumama na kayo. Maglakbay, mag-enjoy, maglaro. Tuklas din ang math sa buhay natin. Halina, mag-math na tayo. Dismiss na kayo? Oo. Teka, bakit malungkot ka ata, Janice? Siguro, ang baba nang nakuha ko sa exam. Bakit di ka nag-aral? Nakalimutan ko eh. Ano ko nakalimutan mo? Baka pati yung student council meeting natin bukas ng hapon, makakalimutan mo na yan. Ha? Student council meeting? Oo. Ha? Oh, sige, sige. Pupunta ako sa student council natin bukas. Oh, sige. Bukas na nga. Oo. Hapon, ha? Hi, Janice! Huwag mong kakalimutan yung basketball practice natin bukas ng hapon, ha? Bukas? Bukas ng hapon? Eh, ako na yung nauna dun, eh, di ba? Ay, naku. Nakalimutan mo na naman, ano? Ikaw talaga, oh. Di ba? Naku. Baka nagalit yata sa akin si Trisha. Alam mo, matagal ko nang napapansin sa'yo. Lagi mong nakakalimutan yung mga schedule mo. Eh, makakalimutin kasi ako eh. Alam ko na kung ano yung kailangan mo. Aayusin natin ang schedule mo sa pamamagitan ng kalendaryo. Kalendaryo? Saan naman ako kukuha ng kalendaryo? Halika, sasamahan kitang bumili sa bookstore. Halika. Sige. March!
alam na natin ang mga schedule ng activities mo, ilagay na natin sa kalendaryo. Buksan natin sa September dahil lahat ng activities mo ay nakaschedule sa month na iyon. Ikaw na magsulat, oh. September 10, basketball game. September 15, science project. September 17, Civica long test. September 21, essay writing contest. Yan, nasulat ko na lahat. Ay, teka nga pala. September 19, darating ang lola ko galing sa probinsya. O, edi sulat mo na. Si September 11. Saturday yun. Eh, ano naman kaya ireregalo ko sa kanya? Alam ko na. Bibigyan ko siya ng birthday cake. Sana umorder ng birthday cake para sa birthday ng nanay ko. Eh, kailan ba yung birthday ng nanay mo? Eh, sa September 11 po. Saturday po yun. Ah, September 11. Okay, sa Sabado. Pero iyo, pumunta ka muna dito 3 araw bago mag-birthday ang nanay mo. Sa gayon, makakapamili ka ng design na cake na gusto mo. Okay? O sige po, pupunta po ako dyan. 3 araw bago birthday ng nanay ko? Kailan kaya yun? Yan ang cake mo. Kaya ngayon, bilang tayo ng 3 araw, pabalik simula September 11. O sige. Oops! Teka. Hindi kasama ang September 11 sa pagbilang natin. Sa September 11 lang tayo magsisimulang bumilang, pero pabalik. Ah, ganun ba? Yan! Tama yan! Ah, September 8, Wednesday. September 8, Wednesday ako pupunta sa bake shop para pumili ng design para sa cake ni nanay. Oo, layusin natin yung schedule natin para sa next week. Uy, si Trisha, uhari ka. Mag-sorry ka na sa kanya. Halika na. Sorry ka na sa kanya. Sorry ka na. Excuse me, ah. Trisha. Bakit? Pasensya ka na. Hindi kasi ako nakapunta dun sa practice natin eh. Basta sa susunod na practice natin, ha? O sige, promise. Kailan ba yan? Alin? Yung practice nyo sa basketball, kailan yun? Sa September 8. September 8? Pwede ako. Oo. Teka muna. September 8? Oo, pwede ako. Sure na yan, ha? Oo. Sige, alin na kayo. Janice! Gusto mo bang manood ng play? Sige ba? Kailan?
Nakalimutan ko yung date eh. Pero sabi sa akin, third Sunday of the month daw. Third Sunday? Teka. 1, 2, 3, September 12. Pwede ako. Sige. Janice, hindi September 12 ang third Sunday of the month. Kailangan bumilang ka mula doon sa Sunday na may date. Ah, mula dito sa 5? Oo, kailangan hindi mo isasama ang square na walang date. Ah. Ayan o. Okay, 1, 2, 3. Noon, September 19. Hindi pala ako pwede. Kasi darating yung lola ko galing sa probinsya. Pero hapon daw yun. Naku, hapon din darating yung lola ko eh. Okay lang, sige. Aayain ko na sila Jessa at saka sila Karen. O sige, bye-bye. Galing mo talaga. Buti napansin mo na yung lola mo yung pupunta sa bahay ninyo. Dapat, huwag mong isasama yung walang date, ha? Oo, alam ko na ngayon. 5, 12, 19. 19 ang third week ng month, di ba? Sunday. Passing of sunshine. So ano yan? Second, di ba? Second week. Alam nyo ba ibig sabihin ng isang linggo o one week? Mga bata! Meron sa loob na isang linggo? Pito! Seven! Ano-ano yung mga araw na yon? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ang isang linggo o one week ay binubuo na 7 days o 7 araw. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, at Saturday. Ito ang days of the week. Ang isang buwan ay binubuo ng 4 na linggo. Siyempre, may sumusobra na ilang araw. Week 1, Week 2, Week 3, Week 4. Yan ang 4 na linggo sa isang buwan. Oh, alam niyo ba kung ilang araw ang meron sa isang buwan? Meron bang ilang araw sa loob ng isang buwan? 31! 30 days! 30 days! Salamat! Umigit kumulang ng 30 araw or 30 days. Aaral kapag may long test ka? Mga 3 araw. Ikaw? 1 araw. Kaya naman pala eh. Alam mo, Janice, dapat matuto ka mag-schedule ng mga activities mo. Oh, tulad sa September 17, meron ka palang long test sa Civica. Ilang araw bang kakailanganin mo para mag-aaral sa Civica? Siguro, kasi long test yun eh. Siguro mga 7 days. 7 days o kaya 1 week. Bumilang tayo pabalik ng 7 days. Magsimula tayo sa September 17. Hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. September 10, kailangan ko na mag-umpisa mag-aral. Janice, tama yun. Kaya lang, wala ka bang napapansin? Pwede ka nalang humakbang pataas kesa yung magbibilang ka ng 7 days pabalik. Mas matagal yun. Oo nga, no. Basta 1 week before sa hanapin mong date, kailangan mo nalang humakbang pataas. Tama. Naku, may problema pa ako. Ipapas kasi namin yung science project namin eh. Oh, edi markahan mo na. Teka, may tanong ko lang sa'yo. Ilang araw ba o linggo ang kakailanganin mo para matapos yung science project mo? Siguro mga 2 linggo. And then 7 days plus 7 days is equal to 14 days. Kailangan ko nalang magupang ng 2 pataas. Tama. Kasi September 1. Tama yun! Yun. Dali ah. Ganda naman ni
ganito? Kano kaya? 150 pesos? Sige, asla. Sige na, pwede ka na. 150 pesos? Ang kami. Ilang araw ko kaya yung pag-iipunan para makabili ako ng stationery? E magkano bang baon mo sa isang araw? 20 pesos. E magkano naman ang pwede mo maitabi sa isang araw? 5 pesos, pero kailangan magbaon pa ako. E di, 5 plus 5 equals 10. Plus 5 equals 15. 15 plus 5, kailangan makaabot ako ng 150 pesos. Pwede hatiin ng 150 pesos by 5 pesos. So, 150 pesos divided by 5 pesos equals... 30 days. 30 days ang kailangan ko para makaipon ako at makabili ako ng stationery. 30 days o kaya 1 month. Oo. Basketball. Uy, mukhang hindi na natin makakalimutan yung mga schedules, ha? Talagang hindi na. Basta lagi mong iisipin, ha? Lagi mong isusulat yung mga schedules mo sa kalendaryo para hindi mo na makakalimutan. Oo, hindi ko na nga itong makakalimutan mga schedules ko, eh. Maraming salamat, Sheila May, ha? Basta ikaw. Okay lang yun. Tino! Tino, ano ba yung dala mo? Project ko. Ikaw, dala mo ba yung project mo? Ngayon ba yun? Di ba bukas? Ngayon yun! Di mo dala? Ala! Paano ba yan? Lagot ka! Yung last week pa ito eh! Ipagawa ko na ba sila? Sheila May, tulungan natin sila! O sige! Kailan ba yung submission ng project nyo? October 15. Yun naman pala eh! Kailangan, bago inyo isubmit yung project nyo, 2 weeks before the submission, ginagawa mo na dapat yan. Para hindi ka nagmamadali, di ba, Sheila May? Kasi mahirap naman yung gawin yung project mo. Kaya kailangan, may reserva kang panahon para magawa mo yan ng maganda. Susunod. Ganda naman ito. October 15.